guys. Good afternoon. Grocery namin ni Jermaine. Galing ako sa work eh. Tapos diretso ng grocery para sa day off ko, pahinga na lang. Kaya hapon na, sana may abuta kaming maganda-ganda na mga gulay. Ayan na. Nakasale ang bigas yung rooster. $29.99 sa 30. Ayan na, may mga gulay na San Marino. May San Marino pa naman tayo. Ayan, hindi ko tayong tuna para sa onigiri. Pag naisipan. Pag naisipan. Nakabili na ako nito, no? Pero nakasale eh. $2.98 lang. Pa tayo niyan. May corn beef pa tayo. Corn and spam. Spam. May order na ako sa Sunday. Pero small order lang sa Sunday. So, salang. Yung kalamansi, anak, wala. Ito. Ay, hindi, meron pa pala tayo sa bahay. Ano pa ba? Suka. Kuha kang suka. Para na ako syempre na oyster sauce. Dog, mantika, bread crumbs. Ayun pala. Kunin mo kayo, nak. Ikaw na kumuha ng mantika doon. Ay, hindi. Kailangan ko rin pala ng olive oil. Tingin din tayo olive oil. So, yan. Kuha tayo ng gatas. Para sa cereal ng mga bagets. Itlog. $10.07 kada sense tomata siya. Cereal Crave. Naki yung cart nga na. Ito nga dito sa Superstore mayroon na silang mga ano eh. Isda na rin sila. Galunggong, dalagang bukid. Sarap kaya itong brand na to. Pang smoothie. Matusubukan niya. So yun. Nagiging tanungan kami kanina. Saan kayo kumuha ng bigas? Kasi nakasail. Saan kayo kumuha ng itlog? Mamaya, meron pa uli yan. Hindi na mahanap eh. Kabisado na natin, Jermaine, dito na. Nasa nakalagay yung mga bagay-bagay. Pama namin cereal. Cereal. Ay, cream cheese pala. Yogurt. Oo. Ay, ni daddy mo nung ayogo na, ay, yung ano yun? Yung brand na yun, hindi raw masarap. Yung Activia na lang. Ha? Kailang may halo na at vanilla. Para daw lasang gamot. Hindi ba? Kinakaya mo ba? Ayun. Kung ako sa daddy mo Activia, yung merong mango din. Patayin ito. Sarap to sa ano eh, sa bagel. Mahal na nung gantong ano nila. Mozzarella. Nagtas siya ng $1. Maraming tao today. Habang pila. Oras na ba? 3:30 na ng hapon. Makabili na lang ng ulam sa Seafood City. Ang is. Mamayang merienda. Hindi lang mamayang.
banda na yan. Mango Graham. Mango Graham. Mango Graham. So, halo-halo. Ewan ko, masarap yung Mango Graham eh. Yung dalawa, yun ang gusto. So, itry. Malalaman. Pati kay Ma. Para sa dalawa natin kung bibili. Pero, we'll see. Yun. Bahay na kami, guys. Ayun na. Merienda. Bago isip niya, paalis na ako eh. Sige daw, bili na. Naisip mo. Masarap makahalo-halo. Masarap makahalo-halo, mainit. Wala nga ako nabili pakwan eh. Hindi naman yung mga pakwan. Hindi na ganun kagaganda. Last na yun, nabili mo na nakaraan. Meron pa siguro yun, pero bihian na. Hindi na basta-basta. Cherry, wala na. So yan. Hold natin maya-maya. Medyo pagod na. Pahinga muna ako. Ang dami. Dami na kasi dahil may tagal na hindi nabili, di ba? Magaling, naabot na. Nasa ano yan? Kulang-kulang lima. Di ba? 2 weeks naman. Not bad pa rin. Never. 2 weeks. Tapos, hindi ako nag-grocery noong nakakaraan. Dapat 2 weeks ago na ako dapat namili. So, ayun. At saka may order yan. Bumili ako ng mga basa. May fish fillet kasi ako. At saka cordon bleu para sa Sunday. So, ito. Ito yung first batch. Hindi nakakasya yung mga gulay-gulay. Unahin ko munang ayusin to. Bumili rin pala ako ng ulam sa Seafood City. Yung salt pepper shrimp nila. Pero ano ko yan, i-air fry ko pa uli para mas lumutong. So, yan. Bumili ko ng star margarine. Potoseco. Bagoong condensed milk. Tapos ito, pan ko na breadcrumbs. Tapos Cheetos. Tapos Jermaine. Bulgogi. Tapos basmati rice. Sarap to para sa na yung biryani. Parang mas maganda nga ito na gamitin eh. Kaya lang mahal eh. Ayan. Kalbi. Kalbi sauce. Gata. Ito naka-sale. 188 each lang. Ito century tuna. Spam. Ayan, suka, oyster, rice seasoning, porikake, tapos, ito, breadstick, si Jonas, ago pa. Ayan, cereal, graham, ito tatry ko, pang smoothie. Ito ham, para sa ito, cordon bleu, sausage, mozzarella, spaghettini, quail egg, itlog, chili flakes, ito pang chow mein, frozen na peas at saka corn, tapos tofu, yogurt, ito urban garlic na ano, cream cheese, tapos gatas, tinapay. Tsaka yan, croissant. Croissant. So, yan. So, yan. Ito yung mga gulay. Kulang-kulang kasi walang ano, walang red pepper. Hapon na kasi. Kaya hindi rin ganun kagaganda na yung mga nabuta namin. Okay pa rin naman. Yan, okra. Mushroom. Napaka-cabbage. Ang tawag musta gano'n. Kalabasa. Spinach. Kamatis, green pepper. Bumili ko peras isa lang kasi pang baon-baon lang naman niya. Talong, carrots, cucumber, green onion, tapos cantaloupe, toge, garlic, onion, tapos orange, tapos isang red onion lang kasi mas madalas kong gamitin to. Tapos patatas, mushroom ulit. Bumili ko na siomay. Pang emergency pag wala nang tayo magluto. Tapos ito. Lobster ball. Ito matagal nang hindi nakatikim ulit. Tosino. Bulacan. Yung matamis to eh. Tapos chicken thigh. Nakahiwa na. Salmon.
bangus. Pero walang marinito kasi pwedeng gawing sisig or pwede rin i-ano lang, prito. Ako na magbababad niyan. Tapos basa fillet. Spring roll. Tatry ko yung ano eh, yung nakita namin sa TV na Thailand ata yun. Yung meron siyang shrimp tapos may giniling. Gagawing spring roll. Pero yung shrimp niya buo, hindi siya yung durog. Tapos beef shank. Tapos ground pork yun, para kasama nung sa spring roll yun. Tapos yung short ribs na pork. So ayan lang. Tapos na. Ayusin naman. Nung oras na rin eh. Alas 6 na. Nagpahinga pa kasi ko. So ayusin na to. Malapit na rin pala maghapunan. Pero malamang maya maya pa kami kumain. Ito kami sa Paris Baguette. Kumain kami ng mga pastry. Maraming tempting i-try, pero syempre, first time namin try dito eh. Pero matagal na itong nag-open, parang ilang months na. Sticky milk buns. Kaya lang kailangan pigilan, hindi pwedeng sobrang dami. Kumuha kami tagi-tagisa. Ayun o. Oh. Asa si Jermaine? Nagbanya. Nagbanya? Sakit sa mata ng araw. Logo nila. Ayun o. Kakahuwi lang namin. Last vlog ko pa rin, doon kami sa may Paris Baguettes. Hindi ko na nabanggit. Kasi nag-apply kami ng passport. Ah, after. Dami. Ilan, ang tagal na nung ano namin, nung may pa kami nag-o-taking eh. Pero dahil wala naman kami plan pa mag-travel ng soon. So, yan. Hindi muna kami nag-apply. Tapos ngayon, nag-apply kami. Ang haba ng pila. Hindi kasi iba, hindi naman passport. Iba, Service Canada kasi yun. So, halo-halo. Halo-halo. So, pila, eh, siya galing pa sa work. Buti na lang, may isang, ano, isa doon sa, ano, kasi nga mahaba yung pila. Isa doon sa mga taon nila doon sa loob, lumabas. Sabi niya, sino dito yung kailangan ng social security number? Tsaka, sa passport. Passport, sabi niya ganyan, nag-a-apply sa passport. Punta agad kami, kahit nasa bandang gitna kami ng pila. Pero for tomorrow pa yun. Kasi kung ngayon talagang dinaabot. Dahil nga nung nasa labas kami, last dance pasado na, wala pa rin. Hanggang 4 lang ang Service Canada. Taka ganun din ang gagawin nila, di ba? I-schedule ka lang din. Masama na, mantay ka ng pila, pagpasok sa loob, balik ka pa. I-schedule ka din, oh. So, nauna na kami, tingin na sa amin yung ano. Hindi sila kagad sumagot eh. Kasi sabi yung sino rito yung ganito. Buti na lang, bibo kami. Bibong bata, ay apat kami. Punta kagad kami, oh. Di nakuha lang kami ng ano. Kumbaga, na-check na nila yung application. Kung anong kulang, kung tama. Para bukas pagdating namin doon, mas mabilis na. Hindi na nilayis ka ni isa-isa. Tapos binigyan na lang ng oras ng punta. Eh, may pasok siya bukas. Extra day na naman sila. Eh, sakto naman yung oras na ibinigay sa amin is appointment namin is 2:50. Pero sabi hanggat maaari, 2:30 dito na kayo lahat or 5 minutes before 2:30. Kasi yung dalawang bata 2:30 kami, dalawa 2:50. So, agahan ko na lang. Uwi na lang agad ako. Kung matapos niya, 1:30, uwi ka na. Doon lang hindi tayo magkikita, uwi ka pa rito. Maka doon na lang siguro, masakali. Bagay. Kasi uwi ka pa. Uwi pa, kasi biyahe pa uli. So, ayun. Kaya kangina, ganun din. Yung mga bata umalis muna, may pinikap si Jonas. Kaya nila may sasakyan. Ano kaya ang ating unang travel? Paggamit ng passport. Sarap nga magbiyahe eh. Kaya lang kasi diba, like nga nabanggit namin, plano namin umuwi next year. Nagpa-plan. Dapat 2026 pa. Kasi ang plan namin sa every 3 years. Yung ngayon mangyayari kung next year. 2 years na, no? Huli tayo. Eh, medyo may edad na rin si Mami. Siyempre, alam naman natin na ang kalagayan niya.
Hanggat maaaring namin umuwi. Kaya nagpa-plan dapat kami supposed to be na pagkakuha ng passport. Tawid US sana kami. Eh, kaso nga, kung pupunta ka US, syempre, magkano ticket? Baka mas mura dun pag pupunta ka US tapos from US pa Philippines. Bakit? Di ba yung iba sabi mas mura? May mga ano, may mga connecting flight. Pero ibig sabihin, kasi kung uwi nga kami, eh, plano sana namin pagkakuha ng passport para magamit. Tawid kami ng US. Eh ngayon, naisip namin syempre, mahinang mag-hotel ka, ilang araw doon, mag-spend ka, baka makaubos ka na ilang libo din doon. Eh, apat kami. Might as well, baka idagdag na lang namin sa budget for next year. Kung hindi man. Pero possible na magbago, who knows. Baka may sale dyan, di ba? Sale na ticket. Tingnan natin. Abang-abang. So, yun. Nakapag-merienda na rin siya. Ako yung magkakape muna. Natok na ako. Tulog. Tulog na. Ayun na. Iniiwasan niya na matulog sa hapon ngayon eh. Paano nakakatulog na siya ng maga sa gabi? Kaso, antok na antok naman. Kaso, parang bitin pa rin yung tulog niya. Pero kagabi, maganda-ganda yung tulog mo kahit pa paano. Habang tinatapos namin yung pila pa na yung application. So, yan. Pahinga muna siya. Ayun ah. Nananahi na siya yun. Mano-mano. Leather. Pantahin na leather. Leather. Eh. Tingnan niyo naman gano'ng kalit yung leather na tatahin niya. Ayun, tinahin na nga niya. Medyo paling-paling pero pwede na sa first timer. Ito yung pang pupukpukin mo siya. Parang pinito. Diba? Kompleto siya ng gamit. Kompleto. Saan ba yan? Sa AliExpress. AliExpress. Yeah. Yung mga pangbutas. Yan lilit ng pagitan eh. Tulungan ko daw siya. Sabi ko yan, hindi mo ako asahan ang panahin. Tinahin niya pag... Pagtusok niya ganyan, binalik niya. Ayaw na matanggal. Putol mo na nga ito, ayaw. Sabi ko mo ko saan dyan. At alam mo naman yan, ayoko. Marami kasi mga deals doon na maganda. Gaya nito, magagawin ko ito sa trabaho tsaka dito sa bahay. Pero hindi ko na dadalhin sa trabaho. $5 lang siya. Cutter. Pero maganda. Pero solid eh. Oh, may pang, ito pang ano ito eh. Pang kadkad. Hindi, bukod doon yung ano yung screw. Ah. Screwdriver. Tapos may pambukas dito. Magkano yan? $5? Four something. Not bad. Ang laki. May ano pa dito? May parang ruler pa. Yes. Yan ang kanyang mga pinagagawa. Tsaka yung mga sinulid. Sinulid na pang may wax. Pahit. Para sa leather talaga. Oo, para madulas siya. Yun. Ito yung leather na kinuha namin last time sa may Okotox, yung mga scrap na leather. Kasi tumingin kami sa mismong leather shop. Oh my gosh. Ah, mahal. Scrap lang. Sobrang mahal. Apakamahal. Tapos yung scrap niya, malalaki. So hindi ganitong scrap na nakuha namin. Mas maliliit. Pero panglaruan niya lang naman. Panglaruan niya lang naman kasi. Sakto doon sa mga ginagawa kong project. Sabi ko, ba di mo lang gawin ano, sa makina? Eh, hindi lang niya lapan. Maliit yung ano eh, yung pinaka ano. Ano pangalan nito? Yung needle doon sa makina. Hirap ko yung gawin ha. Dalawang beses na ako natusok eh. Sabi ko nga, pag hindi mo tinigilan yan, babaon na talaga yan. Hindi naman babaon. Ano lang, naplis-naplis. Magtalim kaya rin. Pero hindi nga siya ganun katalim yung ano. Kasi nga, pang leather. Pang leather. Yan. Yung kanyang pinagkakaabalahan. Daming tao, kangina sa ano? Sa... Service Canada. Pila. Pero, alam mo, ano eh. Yung area rin kasi pinuntahan natin. Kasi pinili ko yung malapit na para paglabas na galing work. Makakaabot kasi meron sa Southwest, meron sa downtown, meron sa Northwest. Iba-ibang lahi. Mas pero more on ano, mga Indians. Tapos mga... Nasa Northeast tayo talaga. Kaya yun ang marami. Indians. Tapos may isang may Pilipino. May Pilipino din. Meron pa rin Pilipino ka sa loob. Nakapasok na. Tapos... Filipino, ano ba? Pero mostly iba, ilan lang yung passport eh. Ang marami, kasi ang passport kasi, sinasubmit na lang ng iba sa mail. Eh sa amin, sabi ko, total lang dito na, mas madali eh. Yung, lalo yung pangalan ko, kasi dalawa nga yung name ko. Minsan nagkakaproblema kasi sa pangalan. So, imbis na iyaano nila, tatagal pa ng tatagal dahil tatanungin ka pa nila, hiyang pa ng panibago. At least doon yung, ano, yung nag-a-assess doon sa, ano mo, sa mga documents. Mo. Kaharap mo na. Masasagot mo na. Tatanungin ka na kagad nila.
Kaya we just mas kaya mas pinili ko rin talaga na doon. Although pwede yung through mail. Apply na kayo. Passport. Tagal na nga eh. Dapat naumpay. No? Pero wala naman kasi kami mga plano na pumunta wala, na wala ako sa amin. Wala kami plano. Sa amin doon nag-apply. May plan ba kayo within sa mga next week or kung ano man yung ilang days? Kasi sabi namin wala. By October 1st pa daw ang ano. Expected na magiging dating ng passport. Sa dami na nag-apply. Dami nag-apply eh. Iba-iba rin eh. Meron iba nakuha within 2 weeks. Pero ang dami kasing, ano, marami kasing nagagawa sa Service Canada, di ba? Oo, hindi lang siya passport. Hindi lang passport. Kaya magulo yung pila. Yung mga bagong dating, kukuha ng SIN number, yung mga sa employee insurance, sa EI, kaya nung pension. Pag ano namin, pag nakapila kami, nung sinabi nga, kailangan mga passport lang. Tsaka yung SIN number dito para tomorrow pa, para bukas pa. Hindi pa para ngayon. So, yun nga, pumunta agad kami. Nakatingin sa amin yung ano eh. Hindi, kasi wala sumasagot eh. Sabi sino ba sa passport at tsaka sa SIN number. May sumagot na dalawa, na isa. Tapos natawa ko doon. Nauna isa, tapos sumunod kami, nakapila na kami. Tapos meron pang nakatabi sa aming matanda. Akala namin kasama nung isa. Ibang layo yun eh. Sabi ba naman, how about you? No. Tapos pinauna kami. Hindi, tinanong na kami. Sumunod sa amin. Sumunod sa amin. Yung pala, kinig lang siya. Tapos sa tinanong usapan. Kami nung parang guard doon. Kasi may parang nag-guide doon. Is that guy with you? Oh, no. I was just the four of us, sabi kong ganun. Madadagdag pa sa family. Dahil napunta na kami, sabi niya, How about me? Sabi niya gano'n. Eh, nung tinatanong siya, hindi siya umano. Pero dapat kasi kami ang nauna. Eh, tinatanong kung sino yung willing bukas. Eh, siya, nakikinig lang doon sa pinag-uusapan namin. Eh, may medyo, may mga ano kasi na immigrants din na hirap din talaga. Lalo may edad English. Na. Yun lang talaga, ang Pilipino. Kahit bata yan, tanongin mo ng English yan, masasagot talaga. Yun talaga yung ano, yung lamang natin sa kanila pagdating sa mga ano, sa lang walang masyadong language barrier. Kahit sabihin mo hindi sobrang fluent mag-English. Pero nakakaintindi, nakakasalita kahit simple. Yun ang maganda sa atin. Kasi bukod sa English, karamihan ng mga palabas sa TV. Sa, since bata, di ba? Since sa bata, pag nag-school ka. Kahit nga yung mga hindi nakapag-aral masyado ng mga bata, eh. Tanungin mo eh. Minsan, mas magaling pa mag-English. Dahil yung mga bata nga sa atin, dahil nga available na lahat sa TV. Lahat magagaling cellphone, eh. Lahat may cellphone. Lahat kaya, nakakapanood sa YouTube. Yung kangina, tawa kami kasi haba ng pila. Walang sumasagot. Iba, naka-appointment pa sila ng kung anong oras. Pero waiting, sa sobrang puno, hindi na sila makapasok. Ayun lang. Magpasok namin, tingin na sa amin eh. Wala mo kami kasalanan. Bilis ito, parang ganun eh. Nawili kasi kami ng bukas na. So, babalik kami bukas. Iba kasi, ayaw nang magantay. Gusto ngayon. Eh kaso, syempre, para sumusugal, pag sinabi nung cut-off na, tapos na. Eh, 3 o'clock na yon, nung time na yon, isang oras na lang hanggang 4 sila. So, yung mga nakaupo, malamang tatapusin yun. Yung mga nakalinya pa, parang 50-50. Kung gusto yung magantay, magantay kayo hanggang mag-alas 4. Eh, isip namin, di na. Lalo ganun sa trabaho. Pagod na rin. Tsaka, hindi pa rin kasi sigurado na makakaabot. Maabot ka. Maabot kasi nga, haba pa ng line. Kaya ka nun nasabi ko, anong oras ba? 4? Or less stress na, sabi na. Bukas, ano na natin bukas? Nung lalaki na lumabas, sabi niya, sino gusto ng bukas na magpa-appointment? Pumunta na kagad kami kasi ayaw na namin magantay. Kasi 50-50 nga, magantay ka kung gusto mo. Pero kung hindi naabot, sayang yung pila mo. Appointment na kagad. Another 1 hour ka pa ulit mag-aantay. Kahit na bumalik ako bukas, lapit lang din naman eh. Tsaka malapit din sa atin eh. Kaya bukas, dapat to something pang uwi niya. Uwi na siya ng mas maaga. Mas maaga. Para diretso na. Diretso na. Ayan. Yun nga yung mga ano namin. Tapos, plano. Saan kaya tayo makakapunta? Nag-usap nga kami kanina eh. Ano ba? Punta ba tayo dito? Uwi na Pilipinas? We'll see. May mga times na maiisip mo sa mga nangyayari sa mundo, sa mga problema, stress sa trabaho, stress sa kung ano-ano bagay. Minsan, kailangan mo rin talaga mag-relax. Kailangan mo rin talaga mag-unwind.
Tsaka kailangan mo rin mapuntahan yung mga gusto mo talaga, pangarap mo na mapuntahan. Kasi minsan syempre, ipon-ipon ka rin talaga. Pero minsan isipin mo parang, time naman na siguro para mag-spend naman tayo para sa sarili natin. Para kaya pinapanood ko na pastor yata. Yun. Ipon ka ng ipon, nag-abroad ka, ipon ka ng ipon. Hindi mo na malayan, matanda ka na, may sakit ka na pala. Namatay ka, sino na kinabang? Mga kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo. Parang yung tita niya na ubod ng tagal sa US na nurse, no? Hindi, ano siya? Ano pala yung... Chemical engineering, so chemist. Sa chemist, sa hospital din yun, di ba? Talagang trabaho, pero lahat na ibuhos, lahat din sa pamilya. Walang masama tumulong sa pamilya, kaya lang minsan, pag yung sobra na, hindi na rin maganda. Biro mo, ilang pinag-aaral niya na pinsan mo, mga pamangkin niya. Dami. Mga pininsan namin. Hanggang ngayon, nakikinabang pa rin sila sa mga, mga property. Mga properties na naiwan. Which is nakakalungkot kasi bihira na namin nakasama mo kasi nag-spend siyang time talaga abroad tapos na sa mga pinsan namin. Nakabukod kasi kami. Yung side ng family namin, nakabukod. Parang sanay kami magkakapatid na kami lang tsaka daddy, mommy. Parang pareho nga kami kasi ganun din kami. Hindi kami nasanay na nakasurround sa mga kamag-anak. Hindi, yun yung training ng daddy ko . Kasi... Siyempre, military siya. Kailangan makasurvive ka ng hindi ka umaasa sa iba. Hindi ka umaasa sa pamilya mo, sa mga kamag-anakan mo. Kumbaga, ikaw lang. Pareho naman tayo. Ganon din sila. Mag-anggat kakayanin ng kayo-kayo. Although may mga contact sa mga pininsan, pero hindi sobra. Una-una, layo din nila. Nangyayari nga nun, magkaka-meet-meet lang pag mayroong namatay, ganyan. Or may nakakalungkot din. Kaya lang, minsan nga, mga pinsan ko, hindi ko rin iba yung kilala ko. Hindi ko rin masyadong kilala or hindi kami close, ganyan. Kaya nga dapat may limitasyon din talaga. Kaya sabi nga namin yan, kailangan din natin mag-enjoy. Buhay, maiksilan talaga yung buhay. Lagi namin sinasabi yun, hindi natin alam. May mga sakit na pala tayo nakatago, hindi pa natin nadidiscovery. Hindi pa natin napuntahan to. Hindi pa natin nagawa to. Iba kasi yung nakikita mo, nakapipil mo yung essence nung lugar . Parang kagaya nung nag-camping kami nung nakaraan, naglalakad kami na may habog pa. Nakita mo yung mga bundok. Nakita mo yung freshness ng puno, yung amoy nung nung puno ng spruce. Nakaka-relax. Tapos yun, syempre, una nga rin, gusto namin talaga makauwi. Spend time sa pamilya. Lalo na kay mami, syempre. Sa mga kapatid. Kasi, bilis ng panahon . Parang kailan lang, ilang taon lang tayo ngayon, ito na. Parang nandun tayo, lagpas na tayo sa... Post mga, di ba, yung mga na-meet natin sa Pilipinas. Na 1 year nang nakalipas. Na 1 year na agad. Ito yung flight nung gantong araw yung flight natin, pabalik dito. Anong araw? Ngayon? Ngayon, August 23. Yan na yan yung balik natin, sa airport na tayo. Pagbalik natin dito, 23 pa rin. Bale, who knows, next year. Sana. Enjoy din, kasama pamilya. Tsaga-tsagalan din talaga sa mga trabaho, ganyan. Kahit medyo mahirap, mabigat. Kailangan para makaipon, para matupad yung mga gusto natin mangyari. Siyempre. Barin yung meron kang meron ka rin ipon, yung mas relax ka na, alam ko may ganito, kahit papaano. Maganda rin yung mga, napapag-usapan din namin yung mga ganong bagay, di ba? Hindi mawawala yun, kasi sa pamilya, kailangan talaga, open kayo sa mga plano nyo pareho. Parang mga bata nga, excited din . Iisa lang yung plano nyo, hindi yung, dapat ganito, di ba? Mas maganda yung same kayo ng gusto. Meron kayong pagkakaisa. Parang ganun. Correct. Yan. Abangan natin ang mga susunod na ating passport na. Sabi, expected October 1st, but we'll see. Who knows, baka birthday namin, baka gala. Baka mga panalo pa sa loto. Tumaya ka ba? Pag sinuwerte lang. Bihira tumaya . Pag naisipan lang . Nag-grocery kami, hindi rin naman nakakataya. Bukas nga makataya, baka sangali.
bilang ano, mag-tutor ka pag ganun. Sarap. Tsaka syempre marami tayong gusto tulungan. Syempre. Sana naman guys. Maraming maraming salamat. Sana na-enjoy nyo ang pagsama sa amin kahapon at saka ngayon. Although dito lang kami sa bahay, ito day off. Isang araw lang siya magda-day off. Pasok naman ako. So, kita-kita lang ulit tayo sa next vlog. Bye!